Hello, good morning. Ito, ganito ang ano. Andito tayo ngayon para ipakita ko sa inyo paano maglinis ng chicken. So, lagyan ko siya ng ano, ng suka para matanggal yung mga taba-taba. Ito yung chicken na binibili sa grocery, yung 45 days. Ganyan siya, o marami siyang taba na nakadikit. Tatanggalin po ito kasi mataas sa cholesterol. Ito siya. Ito siya, o. Ganito siya. Tinatanggal. At ito tinatanggal to. Ganyan. Tinanggal siya. Marami kang. Tinanggal ko yung balat kasi mantika. Ganito siya, o. Ganito ang tamang paglinis ng manok. So, kailangan mong tanggalin yung mga o marami akong natanggal na yung balat. Ito ay nagproproduce siya ng manteka. Ang manteka na galing sa chicken, sa manok. Kung hindi natin natanggal yan, wala mo magkakaroon ka ng high cholesterol. Ayan. At ang proseso, lalagyan ko siya ng white vinegar para matanggal yung lansa. So, ano siya, linisin. May mga, ano siya kasi, may mga dumidikit pa na, kita nyo oh, kikita nyo yung dumidikit na para siyang, ayun, yun talaga yung malansa. Ganyan. Actually, hindi ako marunong maglinis ganito ng chicken noon. Pero nung sinubukan kong pumasok sa OFW, doon ko na natutunan. Nilinis ko siya ng suka. Kahit ang suka, pwede rin. Kahit yung itim na suka, United na Ilocos. Marami dito sa amin, sa Lawag. So, nakatira kami dito sa Lawag, Ilocos Norte ngayon. Side siya. Ganito siya makintal. Maganda na yung kulay niya. Hindi maputi. Natatanggal yung lansa. Kasi kapag niluluto mo to, naamoy mo talaga yung lansa. Ito siya. So, second part, lagyan ko ng salt. Yung sea salt. Galing sa dagat. Ito. Para ano siya. Tatanggal yung amoy. Malamsak kasi ito. Ang tinatawag natin na 45 days. Na nakabili ka kahit saan. Pero make sure na malinis ang nabibilhan mo. Sa mga grocery, okay lang yun. Kasi nakaano sila. Kumukuha nila sa mga presko. Siya. Maganda na. Wala na wala na yung mga malapot yan na nakadikit. Siya. Para malinis. Siya. Maraming tinatanggal na. Siya. May mga natatanggal talaga. Pagkatapos balnawan. Tatlong beses balnawan. Ito, tinan nyo, marami kong nakuhang balat. Ito, samakin mo ito kapag naluto mo ito. Ay, naku. Bad cholesterol. Siya. Ang dami oh. Ayan ang natanggal ko yung balat at saka yung mantika na nakadikit. Pinatapon ko ito kasi hindi maganda. Ito ang routine ko sa bahay. Nagluluto.
Ito ngayon, papakita ko sa inyo ang tubig namin sa Ilocos. Ito, nilagyan namin siya ng tali. Ito yung face mask na nilalagay namin, na bagong face mask, yung hindi pa nagagamit. Nilalagyan din namin yung daluyan ng tubig kasi after 2 days, maitim na siya. Amakin mo, ito ay galing sa ano, sa Nawasa, sa prime water sa Ilocos, sa Lawag. Pag after 2 days na hindi mo pinalitan ito, nagiging itim na. So, ibig sabihin, madumi talaga yung source ng tubig. Alam kung saan yung gagaling. Kaya everyday na tinatanggal namin ito para palitan. At kahit sinasabi mo na prime water, hindi pa rin malinis kasi nasa maitim yung itong lumalabas na tubig. Ay nilalagyan namin ng face mask, yung bagong face mask, kasi na-absorb doon yung itim. Yung naiiwan na dumi sa loob ng tubig. So, make sure na malinis ang tubig. So, karamihan ng ginagamit natin ay tubig para malinisin ang pagkain. Sa isa ka talang nilinisin para nawala yung bansa. Meron pa rin na iiwan. Kaya lang. Kasi kung hindi mo linisin ng, ano, ng maayos, may salmonella ang chicken. Nakakasira. Ito nakasira sa health natin. Hindi maganda. Ito, oh, maganda na siya. Tintan na siya. Malinis. Eh, mas maganda pa rin ano, mag-prepare ng pagkain sa loob ng bahay kasi alam mo ang pag kinakain mo ay malinis. Thank you.